Magandang araw sa inyo muli mga kaibigan. Ito na naman si Kuya Basi TV sa panibagong kwento na kapupulutan natin ng aral. Noong unang panahon, may mag-asawang mahirap at ang lalaki ay naghangad na magtrabaho sa malayong lupain para makaipon ng pera para pambili nila ng lupang sasakahin. Ang lalaki ay nagpaalam at humayo na at ito ay nagtrabaho at sinabi niya sa kanyang amo, hindi niya kukunin ang kanyang sweldo sa loob ng 20 taon. Lumipas ang mga taon, ang pagkatrabaho ng lalaki ay umabot na sa 20 taon. Kaya naman pumunta siya sa kanyang amo at sinabi na uuwi na siya at kukunin niya na ang kanyang sahod sa loob ng 20 taon. Ngunit kinausap siya ng kanyang amo na kung maaari ay bibigyan siya ng 3 payo na magagamit niya sa kanyang buhay kapalit ng kanyang sahod sa loob ng 20 taon. Sinabi ng kanyang amo na pag-isipan niya itong maigi. Kaya naman ang lalaki ay nag-isip ng buong araw kung tatanggapin niya ba ang inaalok ng kanyang amo o hindi. Ang lalaki ay nagpasya na tatanggapin niya ang payo na ibibigay ng kanyang amo kapalit ng 20 taon niyang sahod. Kaya naman ang kanyang amo ay natuwa at sinabihan siyang, bukas bumalik ka rito at ibibigay ko sa iyo ang 3 payong kailangan mo. Kinabukasan bumalik siya sa kanyang amo at binigay nito ang payo na kanilang pinag-usapan. Ang unang payo na ibinigay sa kanya ay, huwag kang dumaan sa malapit na daan, bagkus ay dumaan ka sa malayong daan. At ang pangalawang payo na binigay sa kanya ay, anuman ang maririnig mo, huwag mong pupuntahan. Hindi lahat ng naririnig mo ay magbibigay ng kaayusan. At ang pangatlong payo na binigay sa kanya, anumang bagay ang makita mo, huwag mo agad itong huhusgahan, bagkus alamin mo ang katotohanan bago ka magpasya. Nang marinig ito ng lalaki ay umalis na ito. Ngunit binigyan siya ng 3 tinapay at sinabi ng kanyang amo, itong 2 tinapay ay gamitin mo sa paglalakbay mo. At ang 3 tinapay na ito, huwag mong bubuksan. Bubuksan mo lang ito pag nandoon ka na sa pamilya mo at kainin niyo ito. At ang lalaki ay umalis na para bumalik sa kanyang pamilya. Sa kanyang paglalakbay pauwi, marami siyang nakasabay. At napag-usapan nila na may shortcut na daan. Pwede silang umabot ng 1 araw sa kanilang patutunguhan kung doon sila dadaan. Samantalang kung sa malayong daan sila, ay aabutin sila ng 3 araw. Napag-isip-isip ng lalaki ang ipinayo sa kanya ng kanyang amo kaya sinabi niya na hindi siya dadaan sa shortcut na daan. Bagkus ay tatahakin niya na lamang ang mahabang daan. Ang lalaki ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at dito niya natanto na ang shortcut na daan ay delikadong daan sapagkat maraming bandido doon ang naghihintay para hultapin ang mga dumadaan doon. Ang lalaki ay ginagabi na sa kanyang paglalakbay kaya naman nakitulog siya sa isang nayon doon. At mabuti naman ang taong nakatira doon at pinayagan siya na matulog sa isang bahay. Ngunit kinagabihan ay mayroong siyang narinig na kakaiba sa labas na kung saan ay tumutuloy siya. Balak niya sana itong puntahan. Ngunit naisip niya ang sinabi ng kanyang amo, hindi lahat ng naririnig ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Kaya natulog na lamang siya at hindi niya pinansin ang kanyang naririnig sa labas. Kinabukasan sa kanyang pagising ay aalis na siya at nagtanong siya doon sa may-ari ng bahay na kanyang tinuluyan kung ano ang naririnig niya. At sinabi sa kanya na mabuti't hindi ka lumabas ng bahay sapagkat minsan ay dinadalaw ng mga tigre ang lugar namin. Kung lumabas ka ay siguro ay napahama ka na. Kaya naman ang lalaki ay nagpatuloy muli sa kanyang paglalakbay. At sa kahuli-hulihan ay inabot niya ang kanyang bahay. Ito ay natatanaw niya. Natanaw niya ang kanyang asawa, ngunit ito ay may kausap na lalaki. At nakita niya na ang lalaki ay yumakap pa sa kanyang asawa. Kaya naman ang lalaki ay nalungkot sapagkat inisip niya na nag-asawa na ang kanyang asawa. Sino ba naman ang hindi mag-aasawa sa loob ng 20 taon na hindi siya nagpakita? Siya ay nagkaroon ng galit at kinuha niya ang kanyang kutsilyo at balak niyang patayin ang kanyang asawa at ang lalaki nito. Ngunit naisip niya ang sinabi ng kanyang amo na hindi lahat ng nakikita mo ay tama. Alamin mo muna ang katotohanan nang sa ganun na hindi ka mapahama.
Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na pupunta na lamang siya sa kanyang asawa at alamin ang katotohanan. At na mag-usap nga sila ng kanyang asawa ay tuwang-tuwa ang kanyang asawa na makita siya at niyakap siya nito. Ngunit sinabi niya na, bakit mo ako pinagpalit sa iba? At sinabi ng babae na, hindi kita ipinagpalit. At sinabi niya na, sino yung lalaking nakita ko na yumakap sa iyo? Ah, siya. Hindi mo ba siya nakikilala? Siya ang anak mo. Hindi mo ba alam na nagdadalang tao ako nang bago ka umalis? Sa loob ng 20 taon, malaki na ang anak mo. Siya ang anak mo at hindi ako nag-asawa. Kaya naman ang lalaki ay natuwa. Ngunit sinabi niya sa kanyang asawa na wala siyang dalang pera sapagkat ipinagpalit niya sa 3 payo ang kanyang buong sahod sa loob ng 20 taon. Pero sinabi ng kanyang asawa na okay lang yun. Ang mahalaga ay kumpleto na sila. Kinagabihan noon ay iniyaya niya ang kanyang anak sa isang simpleng salo-salo. At ang kanilang pagsasaluan ay ang malaking tinapay na binigay sa kanya ng kanyang amo na para daw ito sa kanyang pamilya. At ang tinapay ngang ito ay hinati niya sa gitna ay laking gulat niya nang ito ay may lamang pera. At ang perang ito ay ito ang perang sahod niya sa loob ng 20 taon. Kaya naman sila ay talagang natuwa sapagkat may pambili na sila ng lupa na kanilang sasakahin. At siya ay hindi na magtatrabaho pang muli sa malayong lupain. At dito ko na po tinatapos ang kwento kong ito. Sana po ay natuwa kayo at may natutunang aral. Hanggang dito na lamang po. Sana subscribe niyo po ang channel kong ito, Kuya Basi TV. At pindutin niyo na po ang notification bell para pag may bago akong video ay ma-notify kayo agad. God bless po sa inyo lahat.